ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng Faraon. Ika-41 kabanata. Pagkalipas ng 2 taon, nanaginip ang Faraon na nakatayo siya sa pampang ng ilog ng Nilo. Sa kaniyang panaginip, biglang may umahon na 7 maganda at matabang baka na kumakain ng damo. Maya-maya pa'y may umahon din na 7 pangit at payat na baka. Nilapitan ng 7 pangit at payat na baka ang 7 maganda at matabang baka at kinain. At nagising agad ang Faraon. Muling nakatulog ang Faraon at nanaginip na naman. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng 7 uhay na mataba ang butid na sumulpot sa isang sanga. At sa sangaring iyon, sumulpot ang 7 uhay na payat ang butid na natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. Kinain agad ng mapapayat na uhay ang 7 matatabang uhay. At nagising agad ang hari. Akala niya'y totoo iyon, pero panaginip lang pala. Kinaumagahan, litong-lito ang isip ng Faraon tungkol sa mga panaginip niya. Kaya ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila ang mga panaginip niya, pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Pagkatapos, lumapit ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at nagsabi, naalala ko na po ngayon ang mga kasalanan ko. Hindi po ba't nagalit kayo noon sa akin at sa pinuno ng mga panadero at ipinakulong niyo po kami sa bahay ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo? Isang gabi noon na naginip kaming dalawa at magkaiba po ang kahulugan ng panaginip namin. May kasama kami roon na binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Sinabi po namin sa kanya ang panaginip namin at ipinaliwanag niya sa amin ang kahulugan nito. Nagkatotoo ang sinabi niya tungkol sa amin. Pinabalik niyo po ako sa trabaho ko at ipinabitin ninyo sa puno ang bangkay ng kasama ko. Kaya ipinatawag ng Faraon si Jose at pinalabas siya agad sa bilangguan. Pagkatapos siyang gupitan at ahitan, nagpalit siya ng damit at pumunta sa Faraon. Sinabi ng Faraon sa kanya, nanaginip ako pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sumagot si Jose, hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo. Sinabi ng Faraon ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, nanaginip ako na nakatayo ako sa pampang ng ilog Nilo. Biglang may umahon na 7 maganda at matabang baka, at kumain sila ng damo. Maya-maya pa'y may umahon ding 7 pangit at payat na baka. Wala pa akong nakitang baka sa buong Ehipto na ganoon kapangit. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang 7 matatabang baka na unang nagsiahon. Pero pagkakain nila hindi man lang halata na nakakain sila ng ganoon. Dahil ganoon pa rin sila kapapayat at bigla akong nagising. Pero nakatulog ulit ako at nanaginip na naman. Nakakita ako ng 7 uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sangaring iyon sumulpot din ang 7 uhay na payat ang butil at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. At kinain ng mga payat na uhay ang 7 matatabang butil na uhay. Sinabi ko na ito sa mga salamangkero pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. Sinabi ni Jose sa Faraon, mahal na hari, ang 2 panaginip po ninyo ay iisa lang ang kahulugan. Sa pamamagitan ng mga panaginip ninyo, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka at 7 matatabang uhay ay parehong 7 taon ang kahulugan. Ang 7 payat at pangit na baka at ang 7 payat na butil na uhay na pinatigas ng mainit na hangin na galing sa silangan ay nangangahulugan po ng 7 taong taggutong. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, mahal na Faraon, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Sa loob po ng darating na 7 taon, magiging labis ang kasaganaan sa buong Ehipto. Pero susundan po agad ito ng 7 taon na taggutong. At makakalimutan na ng mga tao ang naranasan nilang kasaganaan dahil ang taggutong ay nagdulot ng pinsala sa lupain ng Ehipto. Matinding taggutong po ang darating na parang hindi nakaranas ng kasaganaan ang lupain ng Ehipto.
Dalawang beses po kayong nanaginip, mahal na Faraon, para malaman nyo na itinakda ng Diyos na mangyayari ito at malapit na itong mangyari. Kaya ngayon, mahal na Faraon, iminumungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa lupain ng Ehipto. Maglagay din po kayo ng mga opisyal sa buong Ehipto para ihanda ang lugar na ito sa loob ng 7 taon na kasaganaan. Sa mga panahong iyon, ipaipon nyo rin po sa kanila ang lahat ng makokolekta ninyo galing sa mga ani. At sa ilalim ng inyong pamamahala, ipatago po ninyo sa kanila ang mga ani sa mga kamaling ng mga lungsod. Ang mga pagkaing ito ay ilalaan para sa mga tao kapag dumating na ang 7 taong tagutom sa Ehipto para hindi sila magutom. Ginawang tagapamahala si Jose sa Ehipto. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos." Kaya sinabi ng Faraon kay Jose, "Sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon ang tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto. At susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo." Tinanggal agad ng Faraon ang kanyang singsing na pangtatak at isinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na damit na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamalita na mauuna sa kanya na sumisigaw, "Lumuhod kayo sa gobernador!" Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi pa ng Faraon kay Jose, "Ako ang hari rito sa Ehipto, pero walang sino man ang gagawa ng kahit ano rito sa Ehipto nang walang pahintulot mo." Pinangalanan niya si Jose ng Zaphenat Paneya. Pinag-asawa rin niya si Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari mula sa lungsod ng On. Bilang gobernador, si Jose na ang namahala sa Ehipto. Si Jose ay 30 taong gulang pa lang nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Ehipto. Tunay ngang naging masagana ang ani sa loob ng 7 taong kasaganaan. At sa panahong iyon, ipinaipon ni Jose ang lahat ng nakolekta galing sa mga ani. Ipinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Napakarami ng trigong naipon ni Jose, parang kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Itinigil na lang niya ang pagtatakal nito dahil hindi na ito makayanang takalin. Bago dumating ang taggutom, ipinanganak ang 2 anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari ng lungsod ng On. Pinangalanan ni Jose ang panganay na Manase dahil ayon sa kanya, "Dahil sa tulong ng Diyos nakalimutan ko ang mga paghihirap ko at ang aking pananabik sa sambahayan ng aking ama." Pinangalanan niya ang 2 niyang anak na Ephraim sapagkat ayon sa kanya, "Dahil sa tulong ng Diyos naging masagana ako sa lugar kung saan nakaranas ako ng mga paghihirap." Natapos na ang 7 taong kasaganaan sa Ehipto at nagsimula na ang 7 taong taggutom katulad ng sinabi ni Jose. May tagutom sa iba't ibang lugar, pero may pagkain sa buong Ehipto. Dumating ang panahon na naramdaman din ng mga taga-Ehipto ang taggutom. Kaya humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, "Pumunta kayo kay Jose, dahil siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin ninyo." Lumaganap ang taggutom kahit saan. At dahil sa matinding taggutom sa buong Ehipto, pinabuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng pagkain ang mga taga-Ehipto. Pumunta rin sa Ehipto ang halos lahat ng bansa para bumili ng pagkain kay Jose dahil matindi ang taggutom sa kanilang bansa.